week's Supercar. Besides with the now. This week's Supercar. Besides with the now. This week's Supercar. Besides with the now. And the alarm. This week's Supercar. Para sa apuntanan. Dagang balat mo. Maayong putula. Para sa mga pangandoy. This week's Supercar. Pangontra droga. Mag-iusap ang tanan. Anihan na ang Bismit Supercar para sa atong tanan. Bismit Supercar. Bismit Supercar. Bismit Supercar. Sa atong tanan, dagang batan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this week super ka pang otra droga. Mag-iusap ang tanan, anian na ang this week super ka. Para sa atong tanan. Sa atong tanan, dagang badan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this week super ka pang otra droga. Mag-iusap ang tanan, anian na ang this week super ka. Para sa atong tanan, na ibaglaong sa dula. Sa atong timawi pasalig, ipahinungod sa pamilya. Usa ato ang syudad. This week super ka. Besides with the now. This week super ka. Besides with the now. This week super ka. Besides with the now. This week super. Last day of eliminations ng inyong Mindanao League. Nandito po tayo ngayon sa loob ng Pagadian City Gymnasium. Saan nga po? Dalawang kupuna na lang ang nalalabi na maglalaro for our last day. Ito nga po ang continuation ng bakbakan natin over there in Ipil, where Leona Horda scored 11 points in the first half. While dito naman sa kabila, itong si Jay Colliado, who was adjudged as best player of the game natin kahapon, finished with 8 points in their game against Rojas doon nga po sa EPL Zamboanga, Sibugay. So we will be continuing that game here in the matchup of the two of our hottest teams dito sa Mindanao League, the Jumbo Plastic Basilan Peace Riders going up against your Rojas Vanguards. Maayong hapon sa inyong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world. My name is Alvin Tanyada, and doing this game with me is Nino Abanet. Nino, this is going to be a very interesting game, lalo na malapit na tayo sa playoffs. Maraming sa... Mayong hapon, Coach, at maayong hapon sa lahat ng nanunood natin sa atin dyan sa ating Facebook Live. Ito, magandang laro to, Coach. 5 win streak na itong Rojas at saka itong Basilan, ikapito na nilang panalo. Please like and share our Facebook page, Pilipinas Visayas Super Cup Official. And if you want to watch our games from the Visayas leg and the Mindanao leg, subscribe to our YouTube channel, Pilipinas Visayas Super Cup. And sigurado, may baong kwento ang kasamahan natin na si Lea Coronado. Lea, ano yung mga kwento natin dyan?
Coach Alvin and Hi Nino og maayong hapon sa ato mga supporters nga nagtan-aw live stream via on our YouTube channel and our official Facebook page Pilipinas Vismin Super Cup. Napakalaking bagay ng labanang ito dahil parehong koponan ang mag-aabang para sa panalong ito. Maraming kwento, updates tungkol sa dalawang koponan ang hatid ko sa inyo mamaya. Gaano ba kayo kahanda dyan, Nino and Coach Alvin? Handang-handa na kami dito dahil ito nga, parehas na koponan on a hot streak. Again, Rojas Vanguards, after losing their first two games, are on a five-game winning streak while itong Jumbo Plastic Basilan Peace Riders looking to sweep the elimination round and move on to the finals. Tama ka dyan, Coach Alvin. Itong dalawang team na to, sabik na para sa larong ito dahil positioning din tong laro na to, Coach. At dahil malapit na nga ang playoffs natin, magtungo tayo kay Leo Coronado kasama ang ating Head of Basketball Operations, Coach Chelito Caro. Maraming salamat, Coach Alvin. At katabi ko nga ngayon ang ating Head of Basketball Operation, Coach Chelito Caro. First of all, Coach, daghan kayong salamat sa for gracing us your presence here today. Coach, ngayon na patapos na tayo ng elimination round. Pag-usapan naman natin ang papunta sa playoffs. Kumusta naman ang paghahanda natin tungkol dyan? Okay, good afternoon everyone. Last day na po ngayon sa elimination round natin. So tomorrow, wala po tayong laro. I-break muna natin yung mga teams for the preparation of the quarterfinals on the July 29. So talagang aabangan ng mga fans to sa Tsuktsugo Pilipinas Bismin Super Cup yung mga laro natin sa quarterfinals. No? Magsa-start na yan sa July 29. Marami ang nag-aabang sa atin para sa upcoming Southern Finals. Can you share to us about the updates and gaano ito ka-exciting na mas aabangan pa ng ating mga supporters? Okay, no, talagang very exciting itong mga laro natin sa quarterfinals papuntang first round ng semis hanggang papunta ng Southern Finals, no? Kasi pag manalo ang Basilan today, the Basilan will continue to the finals, will advance the Basilan to the finals, no? And the rest, no, magbakbakan muna sila sa baba bago nilang banggain yung tough team natin, yung number one team natin na Basilan. Talagang exciting talaga to na laro. So I hope you continue support the Visayas, the Mindanao leg of the Tsuktsugo Pilipinas Bismin Super Cup dahil ito ay exciting talaga. May gusto ka bang pasalamatan, Coach, at magbigay mensahe? Okay, first of all, no, I would like to thank all our sponsors, especially to Tsuktsugo, to our official ball MDC, and sa lahat ng mga sponsors namin sa Tsuktsugo Pilipinas Bismin Super Cup, maraming salamat sa inyo. At di ko talagang makalimutan pasalamatan yung mga fans at supporter ng Bismin Super Cup. So maraming salamat sa inyo na pagsubaybay at palagi pang magsubaybay sa liga natin. And I would like to thanks also to the owner of the LC Suiso Aesthetics, to Miss Chloe Suiso. So thank you very much and good afternoon. Thank you so much, our Head of Basketball Operation, Coach Chelito Caro. Balik sa inyo, gentlemen. Thank you very much, Leia, and that was Coach Chelito Caro, our Head of Basketball Operations. Napag-usapan na yung preparations para sa upcoming playoffs ng ating Mindanao leg. So tingnan natin ngayon kung ano ba ang scenarios natin. Bakit importante ang game na to for both squads? Let's start off. If Rojas Vanguards wins this game contra sa Basilan, it is going to be an interesting one because number one, it will be the Jumbo Plastic Basilan Peace Riders going up against the Kapatagan Buffalo Braves. Pagadian will go to number 4. JPS will stay at number 5. Rojas will move up to the standings at number 3 contra sa Alza. And Clarin will go up against Misamis Oriental Buru Authority. Habang pag nanalo naman ang Basilan, dyan magiging complicated ang ating playoff picture because of this of our stepladder format. So let's take a look at ano ba ang mangyayari pag umangat na ang Basilan. There you go. You will see that Basilan will move on dito sa best of three finals where ito namang natitirang teams natin will go into a twice to beat quarterfinals and then magkakaroon tayo ng dalawang round ng semifinals
wherein the 2-9 contra 5-6, yun ang maglalaban. Then the 3 and the 8, 4 and 7 will go up against each other in the semis round 1. And then the winners will go to the semis round 2. And again, Basilan will be waiting in the finals. And the winner of our finals will go up to the Southern Finals to meet itong kumpunan ng KCS Computer Specialist. So tingnan naman natin ngayon yung stats ng dalawang kumpunan nung nagtagpo sila sa EPIL, kung saan na-stop nga itong game natin due to yung flooring natin, because we just want to keep our players safe. So let's take a look at our stats before we ended that game. Let's take a look. Ito ninyo yung mga, that is our score is 40-39. The shooting, well better para dito sa kumunan ng Basilan, 45% as to 40%. And then rebounding, Rojas really dominated that game, 28-15. Nakakapanibago yan kasi alam naman natin ang Basilan, gano'n kasi sila kadominante. And second chance points, Rojas also took charge of that. So, if you can see ninyo dito sa laro na to, it is going to be a different matchup because parehas ng kumpunan are on a hot streak. Ito naman, coach, ang ating leading scorers sa ating halftime. Yeah, let's take a look at our leading scorers. Yeah, there you go. Lamang dito ang ating Rojas Vanguards na Horda with 11, Castro with 9, Camacho with 8, Jordan Santa Ana with 4. Well, dito naman sa kumpunan ng Basilan, apat na member nila ang may 8 points, Colyado, Oiluan, Gabo, at Valoria. And this will surely be an exciting finish to our elimination round. Yan na nga po, sila Leon Horda, sila Jay Colyado, getting ready for a very tough battle sa ating pagbabalik, the second half of action ng laban ng Jumbo Plastic Basilan Peace Riders kontra sa Rojas Vanguards. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila, dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaws na sauce. Choose to go! Ang nag-iisang nokma ni Yor. The game continues here inside the Pagadian City Gymnasium. Third quarter, ng ating laro, Basilan Peace Riders kontra dito sa kumpunan ng Rojas Vanguards. Yes, and this will be an interesting matchup kasi nga, ninyo, pinag-uusapan na natin dito yung pares na kumpunan wanting to end their elimination round on a good note. Oh, a win here once again by Basilan will get them into the finals, while ito namang Rojas Vanguards, a win will put them at number 3, while a loss will put them at number 4. Coach Eddie Lowry on your screen, kinakausap ang kanya mga assistant coach. Lamang dito sila, ha? 40-39. And again, sa mga manonood natin ngayon, alam naman, nagtataka kayo bakit magsisimula tayo at 40-39. Yes, there was a discussion over in EPIL during that game ng Rojas kontra sa Basilan, kung saan the players were feeling the floor as madulas talaga madulas. Yung floor, yes. So, nagkaroon sila ng discussion during halftime that if another player gets hurt dahil sa dulas, then we will have to stop the game and continue it on a different day. And unfortunately, yun nga yung nangyari kay Mike Wico, nadulas siya without no one defending him. So, we had to stop our game. And dito, natuloy ngayon tayo in our last game of the eliminations. Tayo po ay magbabalik para sa ating third quarter action here in Chooks to Go Pilipinas Bismin Super Cup. Lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila, dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo,
ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaw na sos. Choose to go. Ang nag-iisang nokma ni Yorme. Hey! Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. Ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, patulfo ka ng patulfo. Eh, nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. Salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, Idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Jong Bondoc on your screen with his teammates para dito sa koponan ng Rojas Vanguards. Mike Babulak, Jong Baloria, Mike Cuico, and Chris Bitoon para naman dito sa koponan ng Basilan Peace Riders. And this is going to be an interesting game kasi nga, this is just the continuation of what we had last July 13 dun sa EPL Zamboanga Sibugay. And with that, ito yung rule, ang rule kasi natin, if a, during that game, suspended si Jordan Intik. So that is why Jordan Intik is not here in the venue. So we start the third quarter now. And also Coach Abdullah Latif, wala siya sa lineup na yan. Kaya hindi siya maglalaro for today's ball game. Mike Cuico attacking the defense of Rojas Vanguards. Jong Baloria slice it in. Pasok yan para dito kay Jong Baloria. Jong Baloria getting to start here in this second half of action. And scoring there. So 10 points na ngayon for Jong Baloria to start. Cast Velasco Rather with a 9 minutes and 25 on the clock. Leo Nahorda, the leading scorer para dito sa koponan ng Rojas. Rebound para dito kay Chris Bitoon. Wico. Mike with a rebound. Rico again. Tries another one. No good. RJ Del is running. And right now, Coach Eddie Laure looks to just settle his boys dito. Kasi, again, they have the twice to beat advantage already in any scenario. Pero, in looking at the forward to the playoffs, they look to gain a much-needed momentum entering to that level. Leo Nahorda dancing with the defense of Mike Mabulak. 2 points for him. And you know that Leo Nahorda, a veteran in the PBA, even in the PBL, he can really score at any time. Elmich Rapp grabs the rebound. 13 points para dito kay Leo Nahorda. Astro Boy pulls the trigger. Rebound para dito kay Leo Nahorda. And now Velasco setting the play, calls the screen para dito kay Leo Nahorda. Nahorda to Elmage Rob. No good, rebound. Out of bounds para sa koponan ng Rojas. You see dito ninyo yung man-to-man defense ng koponan ng Rojas, or rather ng Basilan, really implementing in that play. Ang harap-harapang butatan na yan ay hatid sa inyo ng Chicks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Chris Bitoon. 2 points for him. And this guy, anytime that he gets an open lane, he can really score. Ganyan kagaling ang isang Chris Bitoon. And look at him playing good defense on that area. 8 seconds violation tinawag dito kay Velasco. Credits para dito sa depensa na pinakita ni Chris Bitoon. The wonder boy that we call him here in our Investment Super Cup. Take a look at this one. Chris Bitoon flies. Layup na pabanda.
wala yung depensa doon ni Roy Velasco. And if you are a defender looking at Chris Vuitton, you know that he is a lefty. So kailangan talaga, bantayan mo yung pag-angat niya using the left hand. Malakas mga liwa itong si Chris Vuitton. Jake J. Colliado against two big men. That's no good. James Castro. Dallas with a rebound. Put back. 2 points for RJ Dallas. RJ Dallas, a known scorer in college. Yeah, sa sistema nila Coach Gabby Velasco dyan sa CSB. So, he is a, anytime, he can really score para dito sa kumunahan ng Rojas. Mabulak against Elmage Rav. Foul right there on Raj Elmage Rav. Magandang bantayan to kasi Raj is a wide body that can really play good defense against dito kay Mike Mabulak. Ang rebound na ito ni RJ Dallas ay hatid sa inyo ng Chooks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. First free throw para dito kay Mabulak. That's two. That's good. At this free throw is brought to you by Chicks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. Second free throw. And now, let's turn you over to our courtside reporter, Leia. Maraming salamat ninyo. On the first up, Rojas Vanguards ay naka 1-point lead against Basilan Peace Riders and they are really looking forward for this matchup dahil dito nakasalalay sa mga kamay nila ang panalo at ang gusto nilang mangyari. Ito na rin yung pagkakataon na may pakita nila at mapatunayan ang kakayahan ng bawat isa kaya 100% effort nilang lalaroin ito. On the other hand, Basilan Peace Riders will maintain the intensity of their defense at kaninang umaga nga ay nakapag-viewing na rin sila as a team tungkol sa place ng Rojas dahil itong panalo na to ay napakalaking bagay para mas sweep na nila at makapaghanda papuntang finals. Balik sa inyo, Ninyo. Gandang sagutan ng basket doon. Leo Nahorda pulls the trigger. That's 3 points for him. And that 3 point is brought to you by Aisui House of Beauty. And you see there, ito si Leo Nahorda. The veteran that he is, we all know he can really score. He's an NCAA MVP. He played in the PBA for different squads. And he, you know, that anytime that given a chance, lalo na importante itong laro na to, i-score tontong si Leo Nahorda. May foul na tinawag doon ng ating referee. Official's timeout ang tinawag. Yes, oh, dahil a slippery part of our floor once again. So, our referees, our officials really wanting to keep this game safe. Timeout po, 49-46 lamang ang inyong Rojas Vanguards. Tayo po ay magbabalik. For more updates, please like and share our official Facebook page, Pilipinas Bismin Super Cup Official. And sa ating YouTube channel naman, please subscribe, Pilipinas Bismin Super Cup. Lakas ng buhos ng ulan dito ngayon, Coach, no, sa Pagadian. Yes, and expect that itong laro na to, yung lakas ng ulan sa labas, magiging mas malakas yung hiyawan dito ng mga teams na nandun sa bench kasi they really want to win. Ang lamig sa labas, pero ang sobrang init ng laro dito ngayon sa loob ng Pagadian City Gymnasium. And special thanks to our major sponsors, Chooks to Go, especially to Bounty Agriventures Incorporated, President Mr. Ronald Mascarinas, and Sir Melmac Gatorade, Puma, MDC, the official ball of Pilipinas Bismin Super Cup, WCube Solutions, Virux. Also, we'd like to thank the following sponsors, Kokalyog Shipping Lines, AirQ Builders, Coach Cars Cares, Red Chameleon Custom Apparel, CSAS, RCJ Sportswear, Casino Alcohol, Zoe Lex Photography, Athena Videography, FJA Graphics, Aisui House of Beauty, Bay Plaza Hotel, Chiki's Pizza, where pizza happens, RJ Touch and Cure,
Emin Pamaran Lending Investors, Triple J Fast Food, LSC, Globe, PLDT, Daisy's Meat Shop, Dr. P Center for Diabetes Care and Hypertension and Comp Health Medical Clinic. At lubos ng aming pagpapasalamat dito kay Pagadian City Mayor Sammy Co at Pagadian City Councilor Sam Tyra Co, pati na rin sa provincial government ng Sabuanga del Sur led by Governor Victor Yu and First District Congresswoman Divina Grace Yu. Salamat din kanila Boss Dodong Pamaran, Ma'am Daisy Ann Pamaran sa Lugsod, Cagayan de Oro Vice Mayor Kikang Uy and Congressman Clarex Uy. And also, ang inyong Pilipinas Miss Min Super Cup would like to congratulate itong ating first ever gold medalist in the Olympics, Heidelin Diaz. At alam mo ba ninyo, itong si Heidelin Diaz is a native of Mindanao. From Sabuanga. Yes, and congratulations to, and in behalf of everyone here mula dito sa inyong Chuksago Pilipinas Miss Min Super Cup family, congratulations to Heidelin Diaz for winning the gold medal in the 55 kilogram yes. Weight lifting kahapon. So, saludong saludo kami sa'yo, Ma'am Heidelin Diaz. And we will be right back. Once again, our score is 49-46. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaus na sos. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Hey. Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. Ang sarap-sarap ng Uling Roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, patulfo ka ng patulfo. Eh, nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang Uling Roasters. Salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, Idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. For the neck, couple models blowing hits. They don't even wanna pick, wanna lick up, wanna. Yeah! I done made a couple hits, going hammer with a pick. God handed me the gift, nothing slamming for a brick. Yeah! Rollie ain't got a tick, I attract a lot of dicks. Getting caught up in the mix, Hollywood same chick. My TV. A television and digital channel that brings you stories and important updates through shows about different topics in business.
health and wellness. Politics. Financial literacy. Legal knowledge. Travel. Food. Music and the arts. Lifestyle. Sports. Faith. And current events. Tune in for relevant information, insightful discussions, and entertainment. Catch us on Sky Cable Channel 30 and on our Facebook page and YouTube channel at MyTV Cebu and our official website at mytv.ph. MyTV, my channel, your channel. Sa Healthy Chicken, sagot namin kayo sa Chooks to Go. Bili na ng classic honey-glazed Chooks to Go Sweet Roast Chicken o ang Chooks to Go Pepper Roast Chicken na marinated with pepper and herbs. At ang mintamang anghang, saktong sipa, ang Harissa Roast. Lahat ng aming manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong zero antibiotics. Kaya order na sa Chooks to Go Delivery Hotline 8687-1010 o online sa chookstogodelivery.com, Facebook Messenger o via GrabFood at FoodPanda. Chooks to Go, the healthiest manok na masarap kahit walang sauce. Another first from Bounty Agroventures Incorporated. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaus na sauce. Chooks to Go, ang nag-iisang nokma ni Yorme. Hey. Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. Ang sarap-sarap ng Uling Roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, patulfo ka ng patulfo. Eh, nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang Uling Roasters. Salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, Idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. 6 minutes and 21 seconds left on our clock dito sa third quarter action. Jay Colliado, free throw para sa kanya. First free throw is good. This free throw of JJ Colliado is brought to you by Chicks to Go 100% zero antibiotics. Yan ang nag-iisang manok ng bayan. And ito nagkaroon niya tayo ng lull, mahabang lull because of our floor getting slippery dito sa loob ng Pagadian City Gymnasium. So, dito masasabi natin ninyo which team will gain a much needed momentum. Kaninong momentum yung aangat because of that lull? Right now, it's still a 1-point lead for Rojas. So, tingnan natin dito sa ongoing third quarter. Exactly, Coach. Ito, Velasco brings the ball to Elmed Shirab. Almost a steal. RJ Deles, that's 2 points for him. RJ Deles kanina dito, nagsushooting siya dito during the lull. And binibilang nga natin yun dito. So, mukhang nakuha na niya yung pulso niya here in this game. 14 second shot clock. Mabulak drives it in. 2 points for him. This is one player na kailangan bantayan maigi ng koponan ng bas ng Rojas. The inside presence of Mike Mabulak is very much important for them. Nahorda wide open. 3 points for him. That 3 points is brought to you by Casino Alcohol. And Leon Nahorda, mukhang naramdaman niya yung
kakailanganin nila yung puntos nitong si Leon Horda. Again, Jordan Lintik not here, and also Chito Jaime not here. 16 points for him, and lamang ang kanilang koponan, Astro Boy against Jong Baloria. Elmer Shrub with a screen. Elmer Shrub wide open three. That's short. Bibigay ng basila niya yung tira na yan dito kay Raj Elmer Shrub kasi alam niya, alam nila na walang tira sa labas itong si Raj. And if Elmer Shrub will hit that three, wala siya lang naman ang gagawa para dito, di ba coach? Yes, tama ka dyan. At tayo po magbabalik dito sa ating third quarter action. But before that, ito, Jong Baloria challenging the defense of bigger Raj Elmer Shrub. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaus na sauce. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Ito ang kupunan ng Rojas City Vanguards. Coach Eddie Laure at ito naman Mike Mabulak with his teammates. Ito may pa-shoutout ang ating Coliseum Barker na si Jorvi Villanueva. Shoutout daw sa mga manonood dyan sa Max Restaurant C3. Yeah, so okay Ma'am Jean ng Max, maayong hapon po sa inyong tanan. And pinapabati din ni Eloy Poligratis ang kanyang fiance watching from California. Happy watching Ma'am Alessandra Nicole Poligratis. Hi po sa inyo po. Sa lahat ng ating mga manonood, I hope that everything is fine with you. Lalo na dito sa mga kababayan natin ngayon sa Pagadian dahil ulan, araw. So I hope that everyone is just relaxing at home watching this game through either your Facebook page or YouTube channel. And one play para dito kay Chris Bitoon. 56 all sa ating third quarter action. Let's take a look at this one. Velasco against Bitoon. Sumabay ka pa. Hindi mo ako mapipigilan. Yes, Chris Bitoon knows that he has a mismatch kontra dito kay Roy Velasco. Both are lefties but Chris Bitoon is a much smarter player in that play. That bonus free throw of Chris Bitoon is brought to you by Chicks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. RJ Delles against Mabulak. Loose ball na tapik ni RJ Delles. You see there, yung drive kasi ni Delles, binaba pa niya yung bola instead of him going up, diretso. Kaya nahuli yun ni Mike Mabulak na tapik niya. And that hit the leg of itong si RJ Delles. And ninyo dito sa game na to ng Basilan, you can see yung balasa ng tao niya ngayon ni Coach Gerson. Pinasok niya ngayon Hesed Gabo and Jonathan Uiloan. So tuloy lang yung pag-ikot ng tao dito, limiting each players to at least yung minute restriction niya of at least 20 minutes. May foul doon kay Raj Elmer Shrub at nakahiga dito sa sahig si Mike Mabulak. Tinignan niya kung may dugo yung kanyang kamay. Raj Elmer Shrub on your screen, the giant, the gentle giant of Ross Vanguard. Ito, yes, tignan natin itong replay na to. Kiskisan sila sa loob nitong si Mike Mabulak. And there was the foul called on, is it on Mike Mabulak? I think it's on Mike Mabulak yung foul na yon. And yeah, you can see him pointing to his mouth na tinamaan niya siya. There, you can yan. See na chinecheck talaga nila yung flooring natin. Kitang-kita nyo, malakas yung tulo dito sa loob ng Pagadian. Malakas nga yung patak. So, talagang binabantayan niya ng ating mga referees and even the mop boys na nandun sila. Ito, pabati lang muna ako. Pinapabati nito ni Patrick Neil Tan yung kanyang family, the Tan family, Ling family, and Louis family. And also kay board member Nasir Salain and Ma'am Press Haifa Salain, Boss Najib Hatanaman, at sa mga taga-Basilan State University.
Yes, Coach, nagpapabati din ang ating Visayas League champion. Pinapabati ni Coach Vince Urot ang kanilang coaching staff at kanilang mga players na nanunood ngayon. Yes, oy, interesting spectators natin yan dyan sa Visayas League. Again, they will meet the champions here of the Mindanao League, and that will be a very interesting Southern final sila. Siyempre, Coach Mike Reyes, one of the brightest minds in Visayas basketball. And it will be a tough challenge for them. Yes. Kasi nga, again, sa mga nasa news na, they lost four players. But knowing Coach Mike Reyes, Coach Jax Bautista, Coach Vince Urot, they will really work hard for them to take home the Vismin Southern Championship. Pero may dinagdag sila, Coach, ha? Kita natin sa news kahapon. The Rocket of the Cebuano Rocket, Gastador, kasali na sa kanyang lineup. And let's go back here. Gabo against the smaller Joshua Templo. Ito yung pinasok ni Coach Eddie Laure. Jonathan Oiluan, tumabulak, turn around, jumper, short rebound para dito kay Wawa Templo. 20 seconds on our shot clock. Templo, no good rebound para dito kay Shaq Taganas. Outlet pass to Chris Biton against 2. Turnover para doon kay Chris Biton. Too much excitement para dito kay Biton. Nakita nga niya, he can run the break there. Pero nawala kagad yung bola on his hand. Substitution para dito. Pinasok si Philip Manalang for Chris Biton. Mike Mabulak. Ito, pinasok na si Mark Bringas, ang kapatid na naglaro doon. Kapatid niya naglaro doon sa Visayas League na si RV Bringas. Your boy, RV Bringas. Yes, oo. Nag-message nga sa atin niya si RV kagabi. Nangangamusta nga sa atin dito sa Mindanao League. And hope everything is also fine doon sa area nila sa Bataan. Alam natin, maulan. Oo. Then doon sa Northern Luzon and even in Metro Manila. Again, we hope that everything is fine there sa Luzon. And we hope that you are enjoying all our games here. Coach Alvin, look at this five here inside the for Jumbo Plastic Basilan Peace Rider. Second five nila to, ha. Shaq Taganas, Philip Manalang, Hesed Gabo, Jonathan Oiluan, and Mark Bringas. Look at that five person there. This five can start anytime for Coach Gerson Cabiltes. Ganyan nga kalalim yung bench na yan ni Coach Gerson. That 15-man rotation, he can be used 12 to 13 people at any moment. Ang ganda siguro tignan ng practice nila, Coach, no? Yung Team A tsaka Team B, parang naglalaro na talaga. Pwede yung Team C pa. Team C pa. This free throw of Mark Bringas is brought to you by Chicks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. Mark Bringas, he's one of those players na expected to be that bruiser. And you see Coach Gerson Cabiltes, a bright mind in here for Basilan, and a student of the game. He learned from Coach Robert Season Nino and also learned from Coach Stevenson Chu. And pag natuto ka mula kay Coach Stevenson Chu, talagang matututo ka ng marami. Lalo na, isa siya sa mga magagaling na coaches, lalo na dyan sa Manila. Good deflection para dito kay JR Taganas. Pero hindi lang na na-convert yung play na yon. Elmer Shrabi, the rebound to Wawa Templo. RJ Delas. Good challenge doon para dito again kay Shaq Taganas. Jonathan Oiluan wide open. No good for him. And you see both teams now pacing their game. At gusto nila maganda yung run nila heading into the fourth quarter kasi again, this is just a one half of action dito sa ating last game of eliminations. 56-57 lamang dito ang kupunan ng Basilan. Joshua Templo. Short right there. Rebound para dito kay Jonathan Oiluan. Seth Gabo, fake pass. Hindi nga lang pumasok, Coach. Good move there by Seth Gabo. Pero nagkulang yung tira niya doon. There's a foul para dito kay Shaq Taganas. Second personal foul. And hindi natin ang replay na to.
nakabuelo na itong si Velasco. That's a good stop para dito kay Taganas. And this is one guy na very much a veteran of the game, Shaq Taganas. Yes, he hasn't played in the PBA, but he has played for different leagues. He even played in the PBL. He played for the D-League. He played sa MPBL, sa PCBL. Lots of the teams na napaglaruan nito, even the D-League. So, records also being held by this guy, Shaq Taganas. He even got one game na nakakuha siya ng 32 rebounds. That's a good foul for him, Coach. Instead, napabayaan niya makalusot itong si Velasco. Final na lang niya. Tignan natin to, di ba? Na-turnover itong kupunan ng Rojas. Bola nila. Nakapuntos pa si Gabo. And Hesed Gabo, again, a former PBA D-League MVP, Finals MVP. So he knows how to play the game. Lalo na importante nga itong game na to sa kanila. Velasco setting for a play. Pasha with a screen. Mismatch Bringas and cut. Velasco, Pasha, strong. Rebound para dito kay Gabo. Oiloan to Taganas against the bigger Elmage Rav. Good shot para doon kay JR Taganas. Banggaan nila doon eh. Dalawang pader na nagbanggaan sa ere ang nakita natin doon. But you see Raj Elmedrab, a youngster pa kontra dito kay ano, kay Shaq Taganas. And you see Shaq Taganas, siya pa yung mahabol doon eh. Yung dumadive sa bola, even if it, a big frame such as that. The speed of JR Taganas, pinakita niya talaga dito sa larong ito. He said Gabo with that. 38 seconds on the clock. Hesed Gabo, jumper, pasok yan para dito kay Hesed Gabo. Same spot kanina nung two-pointer niya, same result. So you see him seeing that the defense is not there for Rojas, he's just going to go to that same spot over and over again. The backcourt pressure para dito sa kupunan ng Basilan. Foul on RV Bringas. Mark Bringas rather. Idol ko talaga si Harvey. Ito ang malupit na chibug of the game ni Shaq Taganas. Natin sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. For sure si RV Bringas magme-message yan mamaya sa atin. But RV Bringas, again, a brother of Mark Bringas. 63-56 with 15.7 seconds and 14 seconds on the shot clock. RJ Delas against Jonathan Oiluan. Almost a steal. Velasco. Pasha with a screen. Goody para dito kay Mark. The defense, knowing that the shot clock is going down. Yan ang dapat matutunan ng mga kabataan natin yan. When the shot clock running down, just have to put your hand up. Huwag mo na ibababa kasi baka makabingwit pa ng foul yan. Exactly, Coach. Ito, long three para dito kay Philip Manalang. Short lang, yun, eh. Short nga lang. Diretso yun, but that is short. Dito po nagtatapos ang ating third quarter action. But before that, let's take a look at this highlight. Jong Valoria dito nag-umpisa ang upunan ng Basilan. Bumuelo sila Leo Nahorta, hindi na binalik ni Coach Eddie Laure. Just ito on and his team is leading this game. Tayo po ay magbabalik para sa ating fourth quarter dito lang sa loob ng Pagarian City Gymnasium. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit alaus na sos. Chooks to Go, ang nag-iisang nokma ni Yorm. Shaq Taganas on your screen. Lamang dito ang kanyang kupunan. 63-56. Yes, oh, and Nino, it's a 9-0 run para dito sa kupunan ng Basilan to close out the quarter. And the last field goal of Rojas
was in the 4 minute and 40 mark of the third quarter. So, matagal-tagal na hindi nakakapuntos itong koponan ng Rojas. Credits din para dito sa depensa na pinakita ng Team B. Team B ng Basilan. Taganas. Yeah, the second stringers that we call them. Kaya nga ito, sila Hesed Gabo. You really can't say that this is a second stringer team. Pag napanood mo sila, yan second stringer, that's a first five already in any team. Yeah, foul dito kay Hesed Gabo. Fourth personal foul on him. Yun lang ang mabigat. Fourth personal foul na yan for him. So, step in si Ruma. Pinasok dito ni Coach Gerson. The pink-haired man. Tawag ko nga sa kanya. The good boy also. Oo. Ang tawag sa kanya, Hanamichi si Roman na daw siya. Ang bait ng tao nito na coach. Siguradong malaki na nga ang pinagbago ng laro nito ni Steven si Roman. Knowing him in college, he's more of an enforcer during his time with PCU and in the D-League. But now, he's more of a role player, the perfect role player that given a chance, he can score. Shaq Taganas pulls the trigger. Short rebound dito kay Stephen Siruma. Tira pa banda. Counted yan for him. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Yan yung trabaho ni Stephen Siruma. Being a role player. The one that gets the rebound. Tingnan natin ito ko. Stephen Siruma. Battling for rebound. Yes. Yun nga yung ginagawa na isang Stephen Siruma. Yung stick back. Yung hustle plays. Yan ang meron. Ang isang former PCU Dolphin na Stephen Siruma. This bonus free throw of Stephen Siruma is brought to you by Chooks to Go. 100% zero antibiotics yan ang nag-iisang manok ng bayan. At sigurado, masayang-masaya ngayon ang Jumbo Plastic Management, lalo na sila Boss Jimmy, si Coach Steven Sanju, Coach Jesse, at sila Coach Steven. Time out para dito sa koponan ng Rojas. 66 to 56 lamang ng 10 ang inyong Basilan Pace Riders. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. Tayo po ay nagbabalik dito sa loob ng Pagadian City Gymnasium. For more updates, please like and share our official Facebook page, Pilipinas Bismin Super Cup. At para naman sa ating YouTube channel, please subscribe, Pilipinas Bismin Super Cup. Eto, may pabati lang sila Coach Gerson Cabiltes. Yan, nanonood ngayon ang kanyang family, lalo na kay Chairman Jerry Cabiltes and the constituents of Barangay 359. Diyan sa Manila and also sa Basilan LGU, Congressman Mujib Hataman, Governor Jim Hataman, and Mayor Hans, maraming salamat po sa inyong suporta. Ito, Hero Tumilyoso, nanunood din sa atin, player natin sa Visayas leg ng Dumaguete Warriors. Happy watching, brother Joshua Templo. Tira pa banda, pasok yan for him. Bank is open here in a Tuesday afternoon. Taganas to Jonathan Oiluan. 15 on the shot clock. Bring us once the ball. Oiluan pulls the trigger. Pasok yan para dito kay Jonathan Oiluan. That three-point shot is brought to you by Isui House of Beauty. And that's what a veteran Jonathan Oiluan can bring to this squad of Basilan. And you see, ito, another steal here. Good hustle play para dito sa koponan ng Basilan. Steal para dito kay Stephen Siruma. That's a good stop for them. Tignan natin itong replay na to. Jonathan Oiluan hesitates. The pass, pero tinira. Oiluan again. Short nga lang. Bola para dito sa koponan ng Rojas. And one missing factor dito is JK Casino. JK Casino has not played here in this second half of action. So, maybe we can check with Lea Coronado. Ano ba? May iniinta ba si JK Casino? Remember, yesterday he was the best player of the game.
na nung game yesterday. So, why is he not playing here in the RJ, second half? RJ Dela strong. Box out tan ang dalawang dito. Referial and Banalang, pero may tinawag ang ating referee. Foul para dito kay Referial. 7 minutes and 43 seconds ang natitira sa ating fourth quarter action. 58-69. Velasco pinasok dito para kay Joshua Templo. Manalang. Nagtawag ng play para dito sa kanyang koponan. Taganas against the Gentle Giant. Raj Elmejrab, Manalang, looking for his teammate. Bringas with a 6 seconds on the shot clock. Philip Manalang pulls the trigger. Short rebound para dito kay Mark Bringas. Yan yun ang bagatala ng isang Mark Bringas. He's like his brother, si Arvy, getting those rebounds, the dirty plays inside. And nakita mo pagbagsak niya, wala siya sa position. Nakita niya yung referee, timeout siya. Timeout nga tinawag dito ni Mark Bringas at tayo po ay magbabalik. Floor seats for the Knicks. Couple models blowing hits. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna dick. I done made a couple hits. Going hammer with a pick. God handed me the gift. Nothing slamming for a brick. Rollie ain't got a tick. I attract a lot of ticks. Getting caught up in the mix. Hollywood, same chick. Welcome back dito sa fourth quarter ng ating Chooks to Go Pilipinas Bismin Super Cup. Philip Manalang inbound the ball. Taganas bounce pass dito kay Jonathan Oiluan. And you know, Jonathan Oiluan, the veteran of the game once again. Nag-champion na to with Rain or Shine. Nag-champion na rin siya dito sa D-League with Signal. So lots of things coming into his mind here that he really wants to bring a championship para dito sa kapuna ng Basilan. Battle for rebound, Elmed Shrab and Taganas. Bola nakuha doon ni Shaq Taganas. Manalang against the Farial. That's a bad turnover para dito kay Philip Manalang. Farial against Manalang. 13 seconds on the shot clock. Foul tinawag para dito kay Jonathan Oiluan. And they just have to play good offense there. Yan yung kakulangan ngayon ng koponan ng Roas, yung takbo ng laro nila. Bakit kailangan nilang gawin itong mga plays na to? Yun yung kailangan nyo yung isipin ng mga players such as ito si Raj Elmejrab, RJ Deles, Neki Refarial. They're the ones playing here in this game, so they really need to run the system well. This free throw of Raj Elmejrab is brought to you by Chooks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. Two players nga, again, missing here for Rojas. Wala nga, hindi pa naglaro itong si J.K. Casino here in the second half. Hindi pa rin nagagamit. Another player, Lester Reyes, and even John Bondoc. Kanina, hindi na nga ito na ibalik dito sa laro. So these players, ano ba, this somewhat like they want to rest these players for the upcoming playoffs. They have a chance to get that number 3 spot. Nabanggit mo nga kanina, Coach, no, J.K. Casino. At ngayon, pakinggan natin ang report ni Lea Coronado patungkol dito kay J.K. Casino. Maraming salamat ninyo. Habang tumatagal ay mas lumalakas itong si J.K. Casino ng Rojas Vanguards. Ngunit ngayon ay hindi ito makakalaro dahil may iniinda ito sa muscle quads niya, which is nagda-tightened yung muscle pain niya dito sa quads area. So sa ngayon hindi pa siya pinapapasok ni Coach dahil pinagpapahinga pa ito. We'll see more exciting ball games when we return. Yeah nga.
Fourth quarter action here inside the Pagadian City Gymnasium. It's a rainy Tuesday here in Pagadian, Coach. Yes, and again, eto, what's in store for us here? Again, this is our last day of eliminations. Last game of our Mindanao leg ng elimination rounds natin dito. And again, what's in store here? A win here by the Ross Vanguard. So take a look at JK Casino. A win here will put them up at number 3. And meaning, wala tayo step ladder because Basilan will get their first loss. But if Basilan wins, once again, they will move on to the Mindanao leg finals. Just like what happened sa Visayas leg, yung MJAS Talisay went on to the finals. So, yun din yung takbo natin dito sa Mindanao leg. Coach, for your ano, for your opinion lamang, ano bang advantage ng isang sweep tsaka diretso ka na sa finals? Yes, syempre. If you move on to the finals, there are major positives and for that. Syempre, you get to rest. Our swabbing assist is brought to you by Chicks to Go. 100% zero antibiotics. Ang nag-iisang manok ng bayan. And as I was saying, you get to rest. Kasi araw-araw yung action natin dito sa inyong Pilipinas Women Super Cup. And at least a week or 10 days of rest will be beneficiary para sa team nila. So that will be good for them to sweep the entire elimination round. And yun yung advantage talaga nila. Just getting to run more practices and blend as one. So if they go on to win this game, at least meron silang 7 to 10 days of rest. JJ Colliado wide open, that short. He saves the ball dito para kay Halyari. Crispy Toon against Raj El Medshirab. Sabi niya, mas mabilis ako sa'yo. Catch me if you can. Timeout dito sa koponan ng Rojas Vanguards. But before that, ito, tignan natin. Raj El Medshirab against Bitoos. Di mo ko mahuhuli. Timeout po tayo dito. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa, kahit anaus na sos. Choose to go, ang nag-iisang nokma ni Yorme. Tayo po ay nagbabalik dito sa loob ng Pagadian City Gymnasium. Please like and share po itong ating Facebook page, Pilipinas Vismin Super Cup Official. At para naman sa ating YouTube channel, Pilipinas Vismin Super Cup. Coach, fourth quarter with 5 minutes and 7 seconds, 75-60 lamang itong Basilan Peace Riders. Coach, if they win this game, sweep na, di ba? Automatic, yes. Finals. Coach, tinanong kina kanina kung ano yung advantage for them at ngayon, ano naman ang disadvantage para sa kanila? Yes, so yung disadvantage, syempre, yung mga ibang koponan naglalaban-laban to get into that Mindanao Finals. And yung takbo nila, nakukuha nila yung energy, nakukuha nila yung momentum heading into that to the final. So, syempre, will put them in a position na na makukuha yung laro nila for the next few days. At again, what happened dun sa nangyari sa Visayas leg? Again, MJAS sa Talisay swept the Visayas leg eliminations. But again, dahil nga sa nabuong chemistry kagad nung KCS Computer Specialist Mandaue, they got their game going and pagdating ng finals, na-surpresa nga nila itong koponan ng MJAS Talisay. So, yun yung nakikita kong negative for the sweep naman. So, tingnan natin. Hopefully, that does not happen here for Basilan if they go on to win this game. Nga, Coach, tingnan na lang natin yan. If mangyayari ba yan dito sa Mindanao leg? Mike Mabulak. Colliado open. 3 points for him.
Pasok yan para dito kay Jay Colyado. That three-point shot is brought to you by Aisui House of Beauty. Lamang na nga dito ang kupunan ng Basilan, 78-62. Pasha against Mabulak. Strong. Bitoon. Klarong-klaro yung bump na binigay dito ni Velasco. Tatlong minuto at 31 seconds ang natitira dito sa ating oras. Fourth quarter na to, coach. Yes, and you can see now some of the players being pulled out by coach Gerson Cabiltes and even to si Eddie Laure. So, right now with 3 minutes and 20, with the way things going here, looks like Basilan will be getting that sweep that they have been looking for here in the tournament. And for Rojas, much needed rest at least for their squad heading into the playoffs. Lalo na yung mga players nila. Again, JK Casino not playing here. Lester Reyes, hindi na nga pinasok dito. Lena Horda, mukhang pinagpapahinga na ni Coach Eddie Laure, si John Bondoc. And that will end their 5-game winning streak here. So, again, positives for this squad. Also, itong si Francis Camacho. Tignan natin itong replay na to. Tinapik ni RJ Deles. Free throw para dito kay Mabulak. Coach, binabati ko nga pala, no? Happy viewing dito sa ating driver, Kuya Jun. Sana masaya ka dyan. This free throw of Mike Mabulak is brought to you by Chooks to Go 100% Zero Antibiotics, ang nag-iisang manok ng bayan. And right now, unti-unti na nga naglalabas ng tao to si Coach Gerson Cabiltes. So, back to the drawing board for the Rojas Vanguards. They will make use of this time. Tomorrow, we will have no game. Again, sinabi nga na ating head of basketball operations na si Coach Chilito Caro. We'll have a one-day rest here. And then we will have our playoffs. The quarterfinals will start this coming Thursday. Thursday. So, yeah, so magiging bakbakang special yan tayo for the quarterfinals. Chris Bitoon with the separation. 2 points for him. Gandang offensive rebound doon ni Jay Colyado. Kaya nakuha ng buwelo itong si Chris Bitoon. Junji Halyari at Kim Salidin pinasok na dito ni Coach Gerson Pasha. And this will be a good time also to rest the players such as itong sila Darwin Lenore. Darwin Lenore has been did not play in yesterday's game because of an injury in his Bobby B also. Yeah, leg. Bobby Balukanag injured also for Basilan. So this 1 week to at least 10 days rest will be big for them. Kasi nga, mapapahinga, makakapag-rehab sila ng maayos. Wala silang isipin na bukas, may game. This free throw of Jerome Pasha is brought to you by Chooks to Go 100% Zero Antibiotics. Yan ang nag-iisang manok ng bayan. And this guy, Jerome Pasha, I'll tell you a story. This player, Jerome Pasha, is a player of ours sa University of Perpetual Health. He's a backup for Prince Ese during his time there. So, a lot of things na napag-aralan niya in his time there. Lalo na in training, kabanggaan niya. Itong si Prince Ese. Halyari against the smaller Joshua Templo. Pero hindi nga lang na-convert niya yung play na yon. Halyari again, reverse block dito by Elmage Rob. RJ Delis running. Fouled for Kim Salidin. Penalty para sa kanila. First personal foul for Kim Salidin. Coach, binabati ko nga pala ng happy, happy birthday ang aking batchmate nung senior high school, Sheena Reyes Sibilia. Happy, happy birthday. See you soon. Pag-uwi ko dyan sa Cebu. Ito ating free throw ni RJ Delis is brought to you by Chooks to Go 100% Zero Antibiotics. Yan ang nag-iisang manok ng bayan. 2 minutes ang natitira dito sa ating ball game. Lamang ang kupunan ng Basilan, 80-63. Chris Bitoon, layup short.
RJ Deles again running. Velasco wide open, pulls the trigger. That's strong. Rebound para dito kay Chris Bitoon. Now, Basilan is melting the clock. Mukhang papasok na dito. Itong ating kaibigan, Coach. Yes, Patrick Nilton on the scorer's table. And for sure, the fans of Basilan will be shouting on doon sa hometown nila. Dahil every time na nakakashoot to, balita ko, eh, masayang-masaya yung mga nandyan sa probinsya ng Basilan. Parang fiesta daw sa Basilan kapag nakapasok itong si Nilton. Pero there's a foul dito. Para dito kay Jay Colliado, tignan natin to. RJ Deles. Ginangga niya yung dalawang nakaputi. This free throw of RJ Deles is brought to you by Chicks to Go. 100% zero antibiotics yan. Ang nag-iisang manok ng bayan. Ito coach. Coach, pinasok na. Patrick Nilton ng Basilan. Nilabas itong si Jesse J. Colliado. RJ Deles. Tinawagan ng violation itong kupunan ng Rojas. One minute and 11 seconds left dito sa ating last game ng elimination round. Chris Bitoon to Kim Salidin against RJ Deles. Kim Salidin with the jumper. Seconds left on our clock. Another turnover para dito sa koponan ng Rojas. Pinaul na dito si Mike Mabulak ni Raj Elmej Rab, the gentle giant. So with this loss again of Rojas, they break their five-game winning streak here. So getting ready for a challenge in the playoffs dito contra sa mabigat na koponan, the Miss Orbrew Authority. This free throw of Mike Mabulak is brought to you by Chicks to Go 100% zero antibiotics. Yan ang nag-iisang manok ng bayan. Mamaya, papakita natin sa ating mga fans the playoff picture para malaman nila saan nasa na ba yung mga kanya-kanyang koponan. Nasa na, saan pa pwesto itong koponan ng Basilan heading into the finals. Saan nakapwesto ang Rojas? At sino ang mga possible na kalaban nila? Mamaya po yan, ipapakita po natin yan through our head end game. Ito nga, nagkakagirian itong si Mike Mabulak tsaka itong si Gentle Giant Raj Elman Shirab. Foul ang tinawag sa kanya and that's his fifth personal foul. Kaya uupo na siya dito. Tignan natin to. Mabulak. Pinangga ni Raj Elmej Rab. Nagsenya siya. He wants the ball pero may yung shoulder. Coach, may shoulder doon. Nilton, high arc three. Kapos pero rebound para dito kay Junji Halyare. Referial. No good. Rebound RJ Deles underneath. No good. Last 15 seconds dito sa ating fourth quarter. Patrick Nilton wide open. Sumobra nga lang. At dito na po, nagtatapos ang ating last day of elimination round. Basilan. Peace Riders finish this elimination round with a clean record, Coach. Yes, so I'm sweeping the whole eliminations and ending this on 8-0. Yes. Again, ang kanilang prize going on to the Mindanao Finals. And for sure, the Jumbo Plastic family, the Basilan community there in the province of Basilan, very much happy with this win. Ito nga po, dito nga po nagtatapos ang ating fourth quarter action, 85-64. Ang gandang laro, Coach, pero ganda ng start, pero
medyo kinapos itong ating Rojas Vanguard sa huli. And eto na nga, we're just awaiting our sportsmanship moment. So now, Nino, the playoff picture is now set. We are just awaiting. Siyempre makita kung sino yung mga magtatapat-tapat. And for sure, mamaya, pag nakakwentuhan ko, etong si Coach Gerson Cabiltes, eh, marami itong ibibigay na inputs for this Mindanao leg. As we take a look, eto na nga, ang ating Mindanao leg picture, this is how it's going to be. In our next few days, again, with the win of Rojas, they will go to number 4 and they will meet Misamis Oriental Brew Authority. So, Basilan there already in the finals. Number 2 nga, ang Koponan ng Clarin. Number 3, ang Pagadia. Number 4, Rojas. Number 5, JPS. They will have the twice to be an advantage going up against Alza Alliance Zamboanga at number 6. Number 7, ang Miss Or Brew Authority. Number 8, ang Kabatangan Buffalo Braves. Number 9 is the Iligan Archangels. And let's take a look at our sportsmanship moment dito sa ating last game of elimination round. Ito siyang taganan. Tinayo niya itong si Referial. And our Manok ng Bayan sportsmanship moment is brought to you by Chicks to Go 100% Zero. At Ibiotics yan, ang nag-iisang manok ng bayan. Siyang taganas on your screen, guys. Yes, and dito naman, our ito napili ko bilang ating player of the game. He was consistent, not just in their game in Ipil, scoring 8 points. Pero tinuloy niya here in this game, the veteran that he is, played for Farex in the PBL, played in the D-League, played in the PBA. Who else but Jonathan Nuiloan? Ito nga, kasama na ngayon ni Leia Coronado, itong ating best player of the game, Jonathan Nuiloan. Leia! Maraming salamat ninyo at katabi ko nga ngayon ang ating Chooks Togo Manok ng Bayan Best Player of the Game, Jonathan Nuiloan from Basilan Peace Rider, finishing up with 13 points and 4 rebounds. Jonathan, first of all, congratulations. Thank you. From the very start, it was a neck-to-neck battle, but you ended this elimination round with a clean record. Before getting this win, what were the challenges that your team are facing from the start after this game? First and foremost, we want to give glory to God, the Son, Lord Jesus Christ. He's our Savior and Redeemer. I think, you know, when we started our training camp, we always had this mentality of defense first, because you can't teach defense. It's all heart, and offense is a bonus. So since the beginning of the league, the coaching staff and players, we had that mentality of defense wins championships. And the very first game, we wanted to show the league that our defense is top notch. Earlier this game, we all see your confidence and aggressiveness in your defense. What was the moment of the elimination round that you feel most like a team? What was the moment of this elimination round that you feel most like a team? You know, all the teams here are really good, and there was no actual moment. It was just the very start of, you know, of the season. We had that mentality going in that we need to go all out every minute, you know, every second. And we got to give credit to the coaching staff, Coach Gerson, Coach Arnold, Coach Noy, Coach Joseph, Coach LA, for all their preparation and getting us here. Thank you so much, Jonathan. Is there someone you would like to say hello at gustong pasalamatan? Thank you. What did you say? Sorry. Is there someone you would like to say hello? First, I just want to say hi to my girlfriend, Abby. Thank you so much for your support. And you're always, positively critiquing me and helping me. I miss you, love you. Want to say thank you for all the support from the Basilan fans and my family back home, my church, Jesus Flock, Pastor John and Rina, and also Jumbo Plastic, Fed Seal, Boss Jimmy, Coach Steve, Boss Jesse, and Coach Steven for the Basilan, LG, Kong, Mujiv, Gov Jim, Mayor Hans, Mayor Eves, and Boss na Mayor Jules.
Mamchi, Kasinanan Hotel, Captain Sherwin, Lachera, and Tito Crispy's, Jake Oliado, Boss Kevin of Armoron. Thank you. Thank you so much, Jonathan, and once again, congratulations. That is our Chooks to Go Manok ng Bayan Best Player of the Game, Jonathan Uluan from Basilan Peace Riders. Balik sa inyo, Coach Alvin. Walang inaatrasan at hindi mapipigilan si Jonathan Uluan ang ating Manok ng Bayan Player of the Game. Atin sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang Manok ng Bayan na garantisadong zero antibiotics, another first from Bounty Agro Ventures Incorporated. Again, our score 85-64. At ngayon, kasama ko naman dito ang winning coach. And for him, sigurado 8-0 is a good standing for him. Kasama ko nga ngayon, the winning coach, the Jumbo Plastic, Basilan Peace Riders head coach, Coach Gerson Cabiltes. Coach, first of all, congratulations and for booking the seat doon ngayon sa ating Mindanao Finals. And first of all, anong pakiramdam na after a very long time ng training ninyo sa Basilan, ito na yung pinaghihirapan nyo, nakapasok kayo ngayon sa finals? Sa amin, we're very happy na nasa Mindanao Finals na kami. Yung mga effort namin, sacrifices for training every day, ito, lumabas na nga. Ito yung short-term goal namin is to win as many games sa eliminations. And ito naman, na pagbigyan naman ng panalo. Yes. Coach, ito na ngayon. We all know that the Basilan community, yung pagmamahal nila sa laro ng basketball ay malaki, Coach. Gano'n naman kalaki yung panalong ito, lalo na sa inyo nga, lalo na sa Basilan community, gano'n kalaki ito for them? Sa amin, talagang nagpapasalamat kami sa Basilan, sa mga tao doon kasi they're very supportive. They're messaging the players sa support nila, coaches. Pinapakita na nila sa amin yung pagmamahal nila sa mga players, even though yung mga homegrowns din, yung mga kasama namin doon. Marami kami naging kaibigan doon. And to our LGU rin sa government namin doon na sumusuporta po sa amin. Coach, 7 to 10 day rest for you before we start that Mindanao leg finals, Coach. Ano ngayon yung magiging preparations nyo heading into the finals? We just need to take this as an advantage to heal some injuries. But we should keep in mind na hindi ganun kadali yung magiging Mindanao Finals. We're aware of what happened in the Visayas leg. So we should put that in mind and a lesson na mapag-aaralan namin na kahit na hindi kami yung kasama doon, at least very much aware kami kung ano yung nangyari doon, naka-sweep, natalo sa finals. Hopefully, maging aware kami at hindi mangyari sa amin. Coach, siguradong ang buong probinsya ng Basilan ay very much excited for your squad entering the finals, Coach. This is your time to say thank you sa lahat ng mga sumuporta sa inyo. Sigurado, ang dami niyan, Coach, alam ko. Pero this is your time to greet everyone. Go ahead. Actually, maraming nagpapabate, but I'm thankful to everyone na nagsusuporta since day one sa Basilan, sa team namin, sa mga Basileño sa laging nanonood. At nag-message ng kanilang suporta sa family ko. Laging nanonood sa game namin, sa barangay namin, sa barangay 359 na laging nandun. Sa mga kaibigan ko, sa mga naging kaibigan din namin sa Basilan, sa pinag-stayan namin sa Kasinahan Hotel. And to everyone who's very supportive and lagi nag-message, mga kabatch ko sa Hope Christian, lahat, yung mga players ko. Ang dami, hindi ko naman isa-isa. Maraming salamat po sa inyong suporta. And once again, Coach, congratulations and see you sa Mindanao Leg Finals. Once again, the winning coach, Coach Gerson Cabiltes of Jumbo Plastic Basilan Peace Riders. And that concludes our elimination round. Again, our score is 85-64. Again, tomorrow, wala po tayong mga laro, but the games will continue this coming Thursday. First game natin will be the Pagadian Explorers contra sa Kapatagan Buffalo Braves. And our main game, it will be the Alza Alliance Zamboanga contra sa JPS Zamboanga City. For everyone here, for my partner Nino Abanit, for our courtside reporter Leo Coronado, my name is Alvin Tanyada. We'll see you at the start of the Mindanao Leg Playoffs. Ito ang inyo, Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Ato, ni Bye!